Listen, Matthew 17, verse 20. If you have a faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. In my governance for Sarangani province, God is my partner every minute of my life, because I cannot govern this without Him. And as I said, without God helping us, all the labor that we have done is made no, and it's nothing. As a woman, yes, it is true that 70 years old siya nag-start as a governor. First political career niya. She is not a politician. But she is a strong woman with conviction. Very firm. Wala gini siya sang ginano. Pag hindi, hindi. Pag yes, yes. I remembered her really getting concerned about one thing, and that is to run an honest government that would serve the people. Ganyan lang sa lahat nating leaders. Asenso talaga ang Pilipinas. Magaganda. Frugality was vital to her. So much so that we ran the province with, if I remember correctly, only we recommended no more than 600 people to run the province. Naalala ko nun kung pwede lang resource. Huwag gumamit ng resources ng gobyerno. Kami, nag-inspect kami ng mga projects. Hoy, hindi pwedeng wala. Hindi kayo magbaon, huwag kayo magpakain doon sa mga kapitana. Kasi sinusuldohan kayo. Ganyan siya. The governor, as I said, was mothering. He would allow for ideas and innovations, but she makes the final decision. Hindi kanya pinakakailaman as long as na ginagawa mo yung tama. Her style of work was that she would bring all her papers here, okay? And I'm amazed that she could last up to 10 o'clock in the evening. Okay? 10 o'clock in the evening and finishing that work. Nothing remains of the day that she... Very compassionate talaga siya. Very motherly. Kasi aside sa work dito, meron talaga yun siyang mga ano na yung kumusta yung anak mo, kung papawisan, lagyan mo ng ano ha, ng cologne, lagyan mo ng powder, ganun. Kasi para ma-refresh siya, ganun. I have one great experience with her. That was the time na palaging may bomba sa Jensen. Binubumbahan, binubumbahan. So we were here. We were sabi, kunin si ma'am sa lagaw. Dalahin dito. So, without me knowing, ipasundo niyang tatlo ang tuha ko kabata sa balay. Pagdating dito, may bata malagay nagasunod-sunod kay PLC. Tapos may nagmali. Pagtanong ko mga bata ako, gali. Actually, si Mami Presi, I have lot of memories about her. Noong una, ang sungit-sungit talaga ni Ma'am, sa totoo lang. Kaya kung gusto namin siyang kausapin, nagtutulakan kami. Kung sinong gustong kung magsilipan kami, alam niyo ang password namin dati, tawag namin, Masang weather dyan, ano ba? Sabi niya, sir, medyo malakas ang bagyo ngayon. Trust kami lahat. Pero kung maganda naman yung ano, ba naman, ganun. Kasi saging, may saging lang yun sa mami. Kuha doon sa drawer, may saging tundan doon. O anak, kain ka muna. O. Kain ka muna. So. When you travel with her, just be prepared that you don't eat a lot of hamburger. You eat a lot of saging. That's what she would feed you. Sa akin, kung I'm going to describe si Mami Presi, Mami was really a mother to the son. She is a very amazing woman, a very motherly. Anak, hindi ka magkuhan-kuhan na, magsakit ka. Motherly, sumbra yun. Sa bagay ako. And this is why I think she calls everybody anak.
And that word anak became a symbol that at one day I was joking with her and said, maybe your politics is motherhood. Wala siyang katulad. Sa totoo lang. Wala siyang katulad.